friends, we are back again for another video from our channel. So first of all, papakita ko lang sa inyo yung bago naming shirt design. Papakita ko lang sa inyo kasi ang cute niya. Very sila talaga yung mga husky kasi nag-haul sila. Saktong tahulin, risating ako, ang lapit niya pa. Tapos ito ay papakita ko sa inyo. Ito yung pinaka-exciting sa lahat. Diyan ka lang. Diyan ka lang, ha? Ayan po. May internet na kami. Ay. So siguro tataka kayo kung paano kami nakakapag-upload ng mga YouTube videos namin kung wala kami internet or kung ngayon lang kami nagkaroon ng internet. Nabanggit ko na to before at saka na-update ko naman sa IG stories namin. So ever since nga po nung bagyong Ulysses, naputulan na kami ng internet. I mean, pinaputol ko na kasi sa previous naming internet provider, biglang nawala ng signals. So imbis na ipa-repair ko siya, eh may balak naman na ako mag-transfer ng ibang internet service provider kasi nga mas mabilis mag-upload itong PLDT. Not sponsored, pero dito sa lugar namin, saka sa experience ko with PLDT kasi lagi akong nakapag-upload ng mabilis. Sobrang saya lang kasi parang ano na kami, nakabalik na kami sa civilization kasi puro data lang yung ginagamit ko para mag-internet. Pwede na kami mag-live. Gusto niyo ba mag-live kami? Pero nahihiya kasi ako eh. Yun, makakapag-story na ako tsaka makakapag-upload na ako dito sa bahay kasi mabilis na internet namin. So, ayun, ang babaw ng kaligayahan ko. Kasi naman, mga 4 months bago to na-install, ang tagal ko talaga to inantay. Tapos po, mayroong nagpadala sa amin. Wait lang. Ito. Actually, may idea na ako kung ano to, yung itsura niya. Pero ngayon ko pa lang siya mahawakan kasi tinatag niya na kami dito before, dito sa ginagawa niya to. Pero, ngayon ko makikita to actual painting na to. Buksan na natin. So, as usual, si Mochi, sa second half na ng video, ha? Baka kasi hinahanap nyo na kaagad. Alam nyo naman po, the struggle is real kapag ka merong magkaaway na dog. Huwag yung guluhin, ha? Hala! Ayan, baby, nasama na. Dinrowing niya pa tong logo. Tabing cream of sugar, Mochi Henry. Wait lang, ang ganda. Ang ganda. So, yan din drawing po yan sa canvas. Hindi po ito pinrint. Thank you so much kay Tenny. So, yung Instagram handle niya, kung interested din kayo magpagawa, kasi alam ko nagpipaint siya talaga ng mga iba't ibang portraits. Hindi lang dogs yung kaya niya ipaint. So, i-follow nyo na lang po siya dito. TennyTiny_art. Parang teeny tiny, pero ang galing ah. Ang witty nung pagkakagawa nung Instagram username niya. Oh, kamukha niyo, oh. So, papalitan ko na po yung boring na painting dito sa bedside namin. Mas maganda to. Straight ba? Ang ganda! Tingnan nyo, natutuwa ba kayo sa drawing? Ba't mga nakabusangot face kayong lahat? Update ko lang kayo kasi if ever. Kasi second week na ni Sugar. Parang mukhang positive na buntis tong si Sugar. Medyo nananamlay siya tapos sa isang sulok lang tulog ng tulog. So, yun yung mga early signs. Ay, ako. Henry. Ano na? Mukhang ano ah, mukhang makabuo ka ha. Kabata-bata mo pa, wala ka pang pang-child support. Kaya mo na ba sarili mo? Mag-aalaga ka ng mga tuta? So, di natin alam. Baka mamaya nag-feeling lang si Sugar, nag-iinarte lang siya. Bahala na, Henry. Umalis na si Denver, wala ka ng tropa. Wala nang nakikipaglaro sa'yo na high energy. So, balik na po tayo sa pinaka-vlog natin. For today's video po, i-unbox natin yung pinakamahal. As in, may emphasis talaga kasi ganun siya kamahal. So, ito po yung pinakamahal na brush na nabili ko para sa kanila. Kaya na nga po, hindi ko alam kung ano nangyari at nabudol-budol ako. So, tingnan natin kung worth it ba talagang bilhin ko ang brush na ito. Henry, come! Dito ka! Come! Ito lang yung si Henry pag tinatawag lumalapit. Help mo ako mag-open. Open natin, oh. Ito ang itsura ni Henry. Handgar pa lang kasama ko. Ba't ba kasi ang hirap buksan ng mga box-box? So, ito na nga po yung nilalaman ng package. So, tignan nyo nga po kung worth ba to ng...
hulaan nyo kung magkano yung presyo nito. As if naman sasagot kayo dyan. Pero kunyari na lang, narinig ko yung sagot nyo kung magkano. Tignan nyo po. Ayan. Isa po siyang slicker brush. So ang presyo po nito, itong 4,150. Yes po, tama yung narinig nyo. Wait lang ha, kasi parang nagsisink in sa akin na parang baka nabudol ako eh. Kaya inoobserbahan ko talaga kung worth ba to ng 4,000 eh. Okay naman. Mahaba yung pins. So ito yung usual na slicker brush. Tago nga ako. So ito yung usual na slicker brush na nabibili natin sa mga pet shops. Ayan. May mga balahibo pa siya. Kung compare nyo naman po dito, so malayo yung difference sa haba nung ano niya, pinaka-pins. So ito po yung tatawag na Chris Christensen Big G Slicker Brush. So size niya is medium. Mas maganda kung itesting natin to kay Mochi kasi siya yung may pinakamahabang coat sa kanila. So bago natin tawagin si Mochi, testing muna natin kay Henry. Kasi nagsished din si Henry ngayon. Come! Huwag mo away. Halika. Ay! Tap! Ang kulit mo! Henry! Henry! Kala mo ah! Kasi dito ka! Ano ba naman itong pang demo ko? Henry! Kam, dito! Pang didemo nga kita eh! Ididemo kita! Wait lang! Demo tayo. Grabe! Sinapo ko ka sa mata! Aray! Henry! Ako talaga? Sakit ah? Higyo ko. A few moments later. So ito po, testing natin kay Henry kasi nagsished siya. Ayan. Masakit ba? Dapat kasi sa grooming table, mas magandang magsuklayan doon. Para di nagwawala. Ayun po, daming nakukuha. Kasi abot niya talaga yung undercoat. Hindi kagaya nung sa mga ordinary na slicker brush. Yung taas lang yung nakukuha niya. Parang pinaka-ibabaw lang. Ito kasi yung mahagod. Ano ba yan, Sugar? Nandito po si Sugar. Ang sweet nyo naman dalawa. Unang araw pa lang minahal na kita. So yun po, nawili na ako sa kakasuklay kay Henry. Nakalimutan ko, may vlog pala. Ito po yung nakolekta ko. In fairness, masarap siya gamitin or sinasabi ko na lang kasi para di ba sayang yung pera ko. Pero hindi, seryoso kasi ano, nakukuha niya talaga yung undercoat tapos mas matagal siya mapuno. Hindi kagaya dito sa regular na slicker brush, parang isang ganun mo palang puno na, titanggal ka ng tanggal. Tapos parang hindi niya talaga nakukuha yung mga nasa undercoat, yung mga nasa ibabaw na lang na palaglag na. So eto, kuha niya talaga. Sa haba din siguro ng pins niya, tsaka dun sa pagkakabaluktot ng pins. So ayun po, itesting naman natin siya kay Mochi kung okay ba sa kanya, kung effective ba, kung masasabunutan lang ba siya. Tsaka para makababa na din tong si Henry kasi ang haba na ng exposure niya. Ayan, nandito na po si Mochi. Ang energetic. Kam! Mochi! Mochi, kam! Halika! May mapatesting ako! Nope! Ito naman! Halika! Halika! Huy, wag mo kagatin, Mochi! Mamahalin to! Ang tigas kay Mochi. Mas mahaba kasi yung hair niya. Mas mahirap isuklay ito kasi mas nakukuha niya yung mga nasa ilalim. Dapat pag may ganito kasi mag-spray, parang ganito. Nilalagyan ko ng anti-static spray. Yan. Saka ako susuklayan para medyo malambot. Huy! Na-attack mode. Hala, nabaliw. Hala, nabaliw na. Hala. So unlike dito sa ordinary slicker brush, yung ibabaw lang yung nasusuklayan. Tapos parang akala mo ang lambot-lambot, silky smooth, madali suklayin. Kasi yung pinakataas lang, hindi niya nakukuha yung sa ilalim. Eh,
na rin tuloy sa inyo yung mga iba't ibang brush at combs na ginagamit namin. Nakalagay siya dito. So, isa-isahin ko na lang siya. Unahin ko na yung slicker brush kasi nag-unbox tayo ng slicker brush. Ito yung ordinary slicker brush. So, ito yung pangalawa na self-cleaning siya para pag nagsusuklay kayo, natatanggal lang kagad yung balahibo. Tapos, ito na nga yung newest addition sa amin. And tingin ko magiging favorite kong gamitin. Kasi parang mas mapapabilis ito yung trabaho. Sirain na nila lahat ng brush dito, wag lang to. Ito yung ginagamit ko kapag nagde-deshed sa kanila. Ito kasi mainly yung nakapag-trap nung undercoat kapag ka nagsha-shed sila. So, mostly sa boys ko to ginagamit. Kasi nga, all year round sila kung mag-shed. Mahirap kasi sa kanila. Kasi hindi sila nagsha-shed ng isang bagsakan. So, mahirap kunin yung mga undercoat nila kasi yung iba hindi bumabagsak. Para sa akin, better to gamitin sa mga boys. Well, pwede din naman sa mga girls. Pero yon preference ko lang yon. Anyway, so second type naman na ginagamit kong pang suklay sa kanila, syempre itong metal comb. Ito, mura lang to. Wala akong mamahaling metal comb. So, dami ng dadaanan. Dito talaga sila sa harap ng camera. Pwede naman sa likod, mas malawak yung space dito. Kung napanood nyo yung paano magtanggal ng balahibo ng mga husky video ko, ito yung ginagamit ko sa girls kapag ka nagsha-shed sila. Kasi, mas madali niyang matanggal yung mga undercoat. Kasi sa mga females kasi, pagka once na nag-shed sila, isang bagsakan. So, lahat ng mga undercoat na yon mahuhulog lang siya. Tapos, maglalaglagan na siya ng per portion ng katawan nila. Minsan sa may neck, yun yung mauuna. Tapos, minsan naman sa may puwet area, tapos sa body, tapos dito sa likod. Ay, may isa pa palang parang metal cone, pero more like flea comb ang tawag dito. So, ginagamit ko tong flea comb na to dun sa mga parts ng katawan nila na maiksi lang yung mga balahibo. So, kagaya sa noo part nila, tapos sa may leg part nila, mas nakukuha nito yung mga maliliit na balahibo compared kung ito yung gagamitin mo kasi syempre, mas hiwa-hiwala yung teeth niya. Last but not the least, itong pin brush. So, ginagamit ko tong pin brush sa kanila kapag parang gusto ko lang na mabilis ang suklay or kung may mat yung balahibo nila. So, ang nagmamat lang naman na balahibo dito is si Mochi kasi siya yung huli. Pero yung girls tsaka si Henry, since standard yung coat length nila, hindi sila prone to matting. Ito lang talaga si Mochi. So, ito yung suklay na ginagamit ko. Di ba parang sa tao din kasi hindi ito masakit ipang suklay kapag matigas yung buhok. So, ganun lang din sa dogs. Mainly kay Mochi lang tong suklay na to. Ginagamit ko din naman kina Henry Sugar tsaka kay Cream O kasi nga, pag gusto ko na maganda yung separation ng hair nila, yung bagsak ng hair. Tapos, eto rin, pin brush din to, pero more on para kay Cream O, kasi siya yung may pinakamaiksing fur sa kanila. Kung i-compare mo yung dalawa, kita nyo naman po, ang layo ng difference, kasi 35mm to, eto yata, hindi ko sure kung ilan, pero eto yung ordinaryng pin brush na nabibili sa mga pet shops. So, sa likod niya, meron na rin siyang bristle brush na hindi ko masyadong ginagamit sa kanila. Pwede rin to dun sa mga dead hairs nila. May nakukuha din na dead hairs. Pero ang bristle brush kasi, para siya sa mga short-coated dogs like mga Labrador, Jack Russell. Basta yung mga ganun ka-short yung coat. Kasi alam ko nagsha-shed din sila, pero maiksi lang kasi yung mga fur. So, ayun lang naman lahat ng brush. Ay, ito pa pala! Siyempre, di mawawala. So, ito yung ginagamit ko sa kanila kapag naliligo sila. Kasi ito yung pinangkukuskus ko. Nakakangalay kasi sa fingertips. Kagaya niyan, kapag marami akong papaliguan sabay-sabay, medyo nakangalay dito. Tsaka, mas maganda na rin to gamitin kasi mas natatrap niya yung undercoat. Parang another de-shedding process na naman sa kanila kapag naliligo. Para din medyo mababawasan yung mga palipad-lipad na balahibo kapag nagbo-blower sila. Although, parang kahit hindi halata kasi madami pa rin talaga kapag binoblower yung mga nagliliparan, lalo na kapag shedding season. So, kahit pa paano naman, nakakatulong naman to. So, ayun lang naman. Tapos na ako. Hoy! Bakit bukas na yan? Sugar! Nabubuksan nyo, ha? So, ayun. Ito na siya lahat. Di na siya kasya sa kamay ko. Ay! Mochi! So, ito na siya lahat.
Samantalang sa akin, nag-iisa lang ang suklay ko. Ito lang, bungi pa. Tapos ito, 4 years na yata to sa akin o 5 years. Mas magkakano lang to? 300 pesos lang ata to, 200 lang. Tapos sa kanila, magkano total worth ng lahat ng suklay nila? Suklay lang yon. Minsan talaga di ko na alam eh. Kine-question ko na yung mga life decisions ko eh. Bakit ganun? Yung budget ko sa sarili ko, mura lang. Pero pagka sa kanila, napapagastos ako ng mahal. Pero ayun, anyway, okay lang yun kasi para naman sa kanila. Kasi deserve naman nila itong mga to. Kasi syempre, sumisweldo naman sila sa YouTube. Tsaka in a way naman, para din naman to sa akin din. Kasi ako naman yung nadadalian dito pagka nag-i-invest kami sa mga tools na ganito. Siguro, might be excessive lang para sa iba. Pero I'm sure if kaya naman, ibibigay nyo naman, diba, lahat para sa kanila. Kahit ganito, kahit ang kulit. So, ayun. So, anyway, ayun. So, ayun lang friends. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And sana nakakuha kayo ng mga ideas kung ano-ano yung mga pwede nyong gamitin para sa mga fur babies nyo. Sana nakatulong ako sa inyo. Or madadamay ko kayo sa pagkabudol-budol ko. Hindi ko naman siya nire-recommend na bilhin nyo. So, sinishare ko lang sa inyo kung paano ako nabudol-budol. See you on our next video! Bye! Mochi! Mochi! See you on our next video! Bye! Sugar! Bye!